Gulat si Hilda. Sonny! Naku, ikaw talaga bata ka. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag ka basta-basta pumupunta sa bahay ng iba? Ha? Halika na, uwi na tayo sa hindi atin. Po. Halika na. Hindi po, ayos lang po yun. Wala naman po si Aldo, sa isang buwan pa po yung balik. Ah, ganun ba? Bakit kami ganyan? Ako din may ganyan eh, no? Ito. Ano nangyari dyan, Hilda? Ano po? Nauntog lang po ako sa may pintuan. Hilda! Hilda! Oh, halika na. Uwi na tayo. Uwi na, uwi na. Dito tayo sa bahay natin. Kakain na tayo. Kakain na. Pwede na po akong ulam sa inyo. Oh, nagtala ka na naman, oh. Oh, saluhan mo na siya. Sige, ay, hindi na po na eh. Ayos na po ako. Tingnan mo si Sonny, no? Ang sarap pagmasdan pag kumakain. Alam mo, kuminsan, naiinggit ako dyan. Mas-maswerte pa siya sa atin. Nagkakagulo na sa paligid niya. Ayun, hinding-hindi na babagabag. Parang malayo siya, nandun lang siya sa sarili niyang mundo, malayo-malayo sa problema. Hmm. Yung? Hilda? Alam ko, sinasaktan ka ng asawa mo. Pareho kayo ng anak ko. Yung nanay ni Sonny. Sinasaktan din siya ng asawa niya. Pati nga yan si Sonny. Nabagok na ang ulo niya. Nang minsan, nung bata pa siya dahil sa pananakit ng kanyang ama. Kaya nagkaganyan yan eh. 10 taon siya nung namatay sa bugbog ang nanay niya. Napatay ng tatay niya sa bugbog. Wala nun. Hindi na namin nabalitaan kung nasan ang tatay niya. At pakamatay daw. At mula nun, ako na nag-alaga sa kanya. Hindi mo siya iwan. Bakit ka nagtitiis? Utang ko po kay Aldo yung buhay ko. Utang? Paano? Taon po ako ng trabaho sa Malaysia. Ang sabi po ng recruiter, magtatrabaho daw po ako sa hotel. Tapos pagdating ko doon, kinulong ako sa kasa.
Hanggang isang araw, nakilala ko si Aldo. Naging customer ko siya. Binayaran niya si Mama San para makaalis ako doon. Kaya ako nakauwi ng Pilipinas. Pero nung pag-uwi ko sa probinsya, namatay na pala yung mga magulang ko na hindi ko nalalaman. Wala akong ibang matutuluyan. Wala akong mauuwian. Kaya nung niyaya ako ni Aldo magpakasal, tumayag agad ako. Hindi ako nagdalawang isip. Simula noon, doon lumabas yung totoo niyang ugali. Palagi niya ako sinisisi kung bakit doon hindi kami mag-anak. Kasi kusin... kung sino-sino daw lalaki yung gumamit sa akin. Kaya nung hindi kami mag-anak. Pero ang totoo niyan, hindi niya maamin sa sarili niya na sa'yo may problema. Hindi po ako. Wala. Pupunta ako sa Maynila eh. May importante kong lalakarin. Eh, delikado kung baka maghala-gala sa kalsada. Baka kung ano mangyari. Nay, bakit hindi niyo isama na lang po si Sunny sa lakad niyo? Ako, mahirap na. Mahirap na eh. Baka doon pa ito gumala. Eh, magkakawalaan kami gaya nung nangyari dati. Pero hindi na bali. Sige na. Hindi na bali. Patitingnan ko na lang siya kay Adeline. Ay, hindi po. Ako na lang pa ang mag-aalaga kay Sunny. Sigurado ka? Sunny, ayos lang ba sa'yo kung ako yung mag-aalaga sa'yo? Sige. Ikaw na lang. Sige. Halika. Ay, salamat. Ikaw na lang. Sige. Ikaw lang talagang makapagpapatahimik sa batang to eh. Ikaw nang bahala, ikaw na mag-aalaga. Bait, bait ha. Bait ikaw ha. Bait ha. Salamat. Ayos lang po yun, ay.